Kilalanin ang 10 celebrity personality na pinakamayaman sa Pilipinas. Sa industriya ng showbiz ay marami ang matutunog na pangalan, sikat na sikat sa kani-kanilang mga natatanging kontribusyon sa mundong kinagagalawan. Sino ba naman ang hindi mapapahanga sa tuwing sila ay mamasdan sa harap man ng kamera at maging sa likod nito? Samantala, bukod sa nakakabit na katanyagan at kasikatan sa kanilang pangalan, sino-sino nga ba sa ating mga iniidolong personalidad ang bukod sa kilalang kilala at namamayagpag sa mga kani-kanilang karera ay pinagpala ang mga ito ng sobrang kayamanan? Ating kilalanin ang bawat isa sa kanila. Number 10. Kapamilya and Kabogable Vice Ganda. Si Jose Mari Borja Visceral, o mas kilala natin bilang Vice Ganda, ang araw-araw na bumibida sa ating katanghalian, ang isa sa mga kasalukuyang pinakamayaman na celebrity sa ating bansa. Siya ay kasalukuyang host ng Kapamilya Noontime Variety Show na It's Showtime, na talaga namang pinakaabangan dahil sa iba-iba nilang pakulo sa oras ng katanghalian. Happy. Samantala, bukod sa pagiging host ay kilala din ang kapamilya artist sa galing sa pag-arte. Sa katunayan ay 8 sa pinagbidahang pelikula ni Vice ay pasok sa pagiging highest grosser film sa industriya ng pelikula sa ating bansa. Number 9. Model politician Lucy Torres Gomez. Ang magandang modelo at aktres na bumida sa kapamilya show na Richard Loves Lucy, kung saan nakatambal ang real-life husband na si Richard Gomez. Honey, masakit pa ba yung bukol mo? Honey, tignan mo nga oh. Sapakin ka ba naman ng nanay mo na 200 years old na? Samantala, bukod sa pagiging host at aktres, ay brand endorser din ang 45 years old na aktres ng kilalang brand na Bench. Sa kasalukuyan, siya ay representative ng 4th District sa bayan ng Leyte, mula sa kilalang pamilya ng Martinez Torres na nagmamay-ari ng malalaking lupain sa kanilang probinsya. Number 8. Actor-politician Ramon Bong Revilla. Samantala, kasama din ang 53 years old na aktor na Tubong Cavite sa mga personalidad na pinakamayaman sa ating bansa. Ang proud husband ng dating aktres na si Lani Mercado at proud daddy ng mga anak na sina Jolo, Ina Felicia, Brian Luigi, Victoria Gianna, Francel Ludet at Ramon Vicente. Bukod pa sa pagiging magaling na aktor sa mga pelikula, ang Panday at Captain Barbell. Bakit kailangan mo manakit ng mga tao? Sorry po. Ay kasalukuyan siyang isang senador sa ating bansa. Number 7. Queen of all media, Chris Aquino. Dapat 30,000 lang ang offer ni Bam for deal or no deal. Pasok din ang anak na babae ng dating senador Benigno Ninoy Aquino Jr. at ang dating pangulong Cory Aquino. Bukod pa sa kilalang pamilyang pinagmulan ay isa din siyang aktres, host at endorser. Isa sa mga pinakasikat niyang pelikula ay Pido Dida, Feng Shui at Sukob. Ba't di mo kinuwento sa akin yung nangyari kina Helen? Yung kapitbahay natin. Anak, ikakasal ka na bukas. Samantala, kilala din ng aktres sa kanyang pagiging philanthropist at pagiging matulungin. Number 6. Bossing Vic Soto. Ang bossing ng longest running noontime show sa ating bansa na Eat Bulaga. Sinong hinahanap niyo? Kayo tumawag eh. Sino po sila? Na nakilala din bilang Mr. Boom sa segment na Boom. Ang 65 years old na aktor ay may-ari din ng MZ Productions at tumanggap din siya ng karangalan matapos niyang manalo ng 4 na beses bilang box office king. Sa ngayon ay masayang kasama ang asawang si Pauline Luna at ang bunsong anak na si Baby Talita. Number 5. Ricky Reyes. Sa kabilang banda, ang kilalang hairstylist na si Ricardo Enriquez Reyes na mas kilala ng mga kasamahan bilang Mother Ricky ay pasok sa top 10 ng pinakamayaman na celebrity personality sa ating bansa. Ang nagmamay-ari ng kilalang Ricky Reyes Salon na mayroon ng 44 na branch dito sa ating bansa. Samantala, kinilala din ang 69 years old na hairstylist ng Forbes magazine bilang isa sa mga 48 heroes of philanthropy sa Asia-Pacific region. Number 4. Star for all season, Vilma Santos. Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron!
Hindi rin papatalo ang nag-iisang Ate V sa industriya ng showbiz dahil sa galing sa pag-arte at kinilala din bilang Grand Slam Queen, Queen of Queens, at pinarangalan din bilang Enduring Grand Dame of the Philippines Film Industry ng Toronto International Film Festival noong taong 2013. Siya din ay naglingkod sa publiko bilang mayor ng Lipa City, gobernador ng Batangas at naging member na din ng House of Representatives. Number 3, Kuya Will, Willie Revillame. Nabigyan natin mga jacket muna. O, kasyang-kasya to kay nanay. Double XL! O, yun. Bigyan ng jacket yan. Sino ba naman ang hindi matutuwa kapag narinig mo ng sinabi yan ng Kapuso Wawawin host na si Willie Revillame? At masasabing hindi talaga matatawaran ang galing niya sa pagpapatawa. Samantala, bukod sa angking galing sa pag-host, ay kilala din na magaling sa business ang komedyante. Sa katunayan, siya ang may-ari ng kilalang Will Tower Mall na matatagpuan sa Quezon City, kung saan partner niya ang business tycoon at kaibigan na si Manny Villar. At ilan sa pagmamay-ari niya ay isang mansyon at rest house sa Tagaytay at mayroon din siyang sariling yate at pribadong jet. Number 2, Megastar Sharon Cuneta. Mula noon isinumpa ko, hindi lang kita papantayan, Lavinia. Nalampasan pa kita. Ang pangalawa sa pinakamayaman na celebrity sa ating bansa. Hindi matatawaran ang pagiging magaling niya na artista kung saan bumida siya sa 54 na pelikula at 10 mga palabas sa telebisyon at maging sa larangan ng pag-awit kung saan nakapag-record siya ng 40 album. Sa kabilang banda, bukod sa galing sa pag-arte, ay nakilala din ng aktres dahil sa pagiging endorser at maging sa business niyang build and sell, gayon din sa kanyang personal na mga vlog sa YouTube. Number 1, ang pambansang kamao, Manny Pacquiao. Napatunayan ng Fighting Pride ng Sarangani na siya ang kasalukuyang pinakamayaman na celebrity sa Pilipinas. Nagmamay-ari lang naman si Manny at ang asawang si Jinky ng 103 na properties. Ilan dito ay ang mansyon nila sa Forbes Park at mayroon din silang properties sa Los Angeles, California. Mayroon din iba't ibang uri ng mamahaling sasakyan, ang 8th Division World Champion at bukod sa career sa pagbo-boxing, kung saan kinilala siya bilang Fighter of the Decade, ay bumida din si Manny sa mga pelikula at naging host sa telebisyon. Sa ngayon ay masaya siyang naglilingkod bilang isang public servant sa ating bansa. Ano sa tingin nyo? Mag-iwan lang ng comment, like, and share this video, and don't forget to subscribe. This is Daming Alam TV.